may paraan ba para ma-estimate ko kung gaano lang kaya yung kakailanganin kong aquasol para sa size ng aquarium ko? Hello and welcome ulit sa napakasayang hobby ng pag-aquarium at pag-aquascape. Ngayong araw na to, pag-usapan natin paano kaya natin may estimate ng halos sakto yung aquasol na kailangan natin gamitin para dito sa size ng ating aquarium or kung gaano man kalaki yung size ng aquarium mo. At oo, pwede nating i-estimate yan. Kaya nating compute yan, yung estimate ha. Pwedeng halos saktong-sakto na yun. Kasi mahirap naman kung bumili tayo ng aquasol tapos kulang pala or sobrang dami naman. Saan naman natin gagamitin yun? Okay lang naman. Mas okay na yung sobra kaysa kulang ha. Pero syempre, pag sobrang dami naman ng sobra, pag sobrang dami ng aquasol na nabili natin, medyo sayang din. Meron naman kasing paraan kung paano natin may estimate kung gaano karami lang yung kailangan nating aquasol para dun sa size ng aquarium natin. At again, gaano kadami. Hindi gaano kabigat. Magkaiba yung gaano kadami at magkaiba yung gaano kabigat. Yung dami is volume at yung bigat is kilogram or weight. Diba? Volume is by liters or kung anuman quarts. Diba? Pero sa atin, mas familiar tayo sa liters. Magkaiba yun. Magkaiba yung liters at saka yung kilogram. Kasi may mga client na nakikipagtalo sa akin dyan. Pareho lang daw ang grams at saka ml. Doon daw sa timbangan nila kasi may nausong timbangan na ganun eh. Well, again, magkaiba yung dami. Sabi niya pa sa akin, no, nung isang client, di ba nga yung isang kilong pako at saka isang kilong bulak, pareho lang naman silang isang kilo? Oo, pareho silang isang kilo. Hindi ko naman kayo na-question yun kasi nga isang kilong pako at saka isang kilong bulak eh. Magkasing bigat sila. Pero ang tanong, magkasing dami ba sila? Diba? Yun yung tanong, magkasing dami ba ang isang kilong pako at ang isang kilong bulak? So, hindi ko na kailangan kumuha ng pako. No, imagine niyo na lang, ilalagay ko pako sa ganito kalaking aquarium. Palagay niyo ba mapupuno to ng isang kilong pako? Most likely, hindi. Baka nga hindi po umabot ng 1/4 eh. Diba? Pero kung bulak kaya, mapupuno kaya nito yung, ano, yung aquarium natin, yung isang kilong bulak? Pwede man natin i-try eh. Tingnan natin ito. Lagay ko muna siya sa aquarium. Tapos, buksan natin para lang ma-reset. Lagay ko sa aquarium, lagay ko pala sa timbangan. So, ayan, 0-0. Then, lalagyan ko siya ng mga bulak. Ito, bulak. Punuin natin ng bulak. Ito, mga sponge filter. Punuin natin. Tingnan natin kung aabot ba ng 1 kilo. Ayan. Ito, halos puno na. Ilan lang? 75 grams lang. O, diba? Isipin mo na lang kung 1 kilo pa yan. Malamang natakpan na ako dito. So, again, magkaiba ang bigat at ang dami. Magkaiba yun. Pwede silang maging proportion minsan, pero not all the time. Diba? Okay? So, iba-iba ng ano yan. Kasi iba-iba ng density ang bawat bagay. Density, very cheap English yan eh. Malayaan yun na yung isipin nyo na lang na, again, hindi magkapareho ang bigat at saka ang dami. Okay? So, for example nga, itong isang litrong bato. Mga gano kaya kabigat to? Isang kilo rin kaya to? Testing natin. So, 1.5 kilogram. So, mas mabigat pa siya. Pero isang litro lang siya. Okay, Richard, sinama mo yung plastic eh. Eh, yung plastic, sabihin na natin, ito, testing natin, isa pa ang plastic dito. O, hindi naman yan lalagpas ng 500 grams, 80 grams lang yan. Diba? O, ayan, ito, 1,500, isa't kalahating, kilo, yung kanyang bigat. Pero siya ay isang litro lang. Ngayon, kung bulak naman ang ilalagay natin dito, again, kanina nga, yung pinuno ko to, lang eh. Parang say, ilan yan? Basta yun, mapakaliit lang. O ito, puno na kagad. Ano lang siya? 100 grams. Sinama kasi yung weight mo, ha? Kung hindi ko isasama yung weight nung plastic, ayan, hindi ko isasama, tatlong lang to. Ayan, lagpas na ng 1 liter yan kasi abaw na eh. O 35 grams lang. Kumpara mo dito. Diba? Again,
Ayan, dami ko ng example para patunayan sa inyo na magkaiba ang bigat, ang grams, at magkaiba yung dami, which is yung liters. Kaya Richard, dami po bang sinasabi. Turuan mo na kami paano namin makukompute or may estimate kung gaano kadami yung kailangan naming aqua soil para doon sa aming aquarium. At may motor. Again, sabi ko nga sa inyo, nasa daming kalsada tayo at maraming dumadaan dito sa amin. Okay lang yun kasi may store kami, kaya maganda sa amin na nasa tabing kalsada. Okay, pagbigyan na natin yung mga motor na yan na. So, punta tayo ngayon dun sa ating computation. Simple lang yung computation. Sukatin lang natin yung laban ng aquarium, yung haba ng aquarium, and then yung lapad, at saka yung height ng aqua soil na gusto nyong ilagay. So, for example, ito, isa na ang aking calculator. Tapos natin ang ating calculator. Gusto ko to lahat merong tataniman ko, lahat ng area. Pero flat lang muna siya, flat. Yun na muna, mas madali kasi computing yan eh. Flat lang muna. So, sukatin natin yung haba ng ating aquarium in centimeters sa in centimeters. So, siya ay 25 cm. So, most likely, yung lapad niya, ito ay 25 cm din. Kasi ano yan eh, cube tank. 25 cm din. At, ang common na ano, ang common na height ng aqua soil ay at least 4 cm. Pero ako, normally ginagawa ko siyang 5 cm. So, ibig sabihin, ang computation natin ay 25 cm multiplied by 25 cm multiplied by 5 cm. Ilan yun? Gamit tayong calculator. Hindi na kaya ng utak ko yan. Mag-compute ng ganyan. Kaya inimbento ang calculator para mag-compute ng ganyan. Kita nyo naman siguro, no? 25 times, lapin natin. 25 times 5. So, 3,125. I-divide lang natin yan sa 1,000. Ang ating kailangan ay 3.125 liters na aqua soil. Okay? 3.125 liters or nagpas pa ng 1/4 yun, no? Halos 1/4, 3 and 1/4 na aqua soil. So, kung bibili kayo, normally kasi ang binibenta ay may mga nagbibenta na half liter then normally 1 liter. Okay? Hindi ko lang alam sa per kilo kung gano'n kasi sabi ko nga, bawat ano, aqua soil, minsan iba-iba ng ano yan, ng bigat. Depende sa brand. May mga brand na saktong isang litro, may mga brand na saktong isang litro, na saktong isang kilo. Kung sa bigat kayo magbibisa, yung isang litro niya, lagpas siya ng isang kilo. May mga brand naman na yung isang litro niya ay less than isang kilo. May mga brand naman na sakto, isang kilo ay isang litro din. Okay, so, depende sa brand. Pero, yun nga, mag-base kayo sa per liter. At ang kakailanganin natin dito ay most likely kung flat lang at 5 cm yung height na ilalagay nating soil is 3.125 or sabihin na natin mga 3 at 1/4 na aquas na litro testing natin. Okay? Nakatugod dito kaya para mas kita nyo. Testing natin kung tama kaya ang aking theory. What? Asan na yung tube? So, testing natin dito. Ayan, meron naman siyang indication dito gano'ng karami. Sana nakikita nyo. Ayan, may 1,000. Testing natin. Hindi ko na isasakto, no? Kasi pag sinakto ko pa, medyo tatagal tayo dito. So, halos 1 litro na naman yan. Kasi may ito na lang yung ano. Basta close lang doon. Pag sinaktong sakto ko yan, ano, bukas pa tayo matatapos. Tapos, maglagay tayo ng halos 125. Ang reading lang na meron dito, 200. So, malamang, sakto ko ng 200. Okay? Or bawasan natin para ano. Halos ikalahati natin. So, ayan. So, feeling ko mga 150 yan. So, most likely, ito ay mga nasa lagpas, at least lagpas ng 4 cm. Diba? Kasi pag masyadong mababa naman yung aqua soil na nilagay natin, aangat din yung
halaman, may possibility umangat yung halaman. Ayan, okay na siguro yan. So, sukatin natin gaano siya kataas. So, mukhang kita nyo naman sana. Ayan. So, ako nakikita nyo. Ako ay hindi ko nakikita. Ayan. O, diba? Nasa 5. Tapit natin. O, ayan. Diba? 5 cm yung kanyang... Ay, sasalita ko. Hindi ako kita sa camera. Ah! Basag pa aquarium ko. Nasa 5 cm ang kanyang height. O, diba? Halos sakto dun sa ating estimate. So, pag bibili ako ng aquasoil, bibiling ko lang dito, most likely ay nasa 3 kalahating litro. Actually, pwedeng 3 kasi 4 cm lang naman yung minimum eh. So, kung 4 cm, kumpitin na rin natin para sigurado. 25 times 25 times 4. Okay? 2,500 nga lang eh. Kaya lang yun nga lang pag, ano, 2,500 grams or 2,500 liters or 2.5 liters. Pero pagka 4 cm, minsan alanganin. May mga, lalo na kung may stem plant ka, minsan umaangat. So yun, napatunayan natin na pwede nating kumpitin yung estimate na kailangan natin na aqua soil para doon sa ating size ng aquarium. Again, length ng aquarium times yung width ng aquarium o yung taba, haba times taba times yung height na gusto mo. Ngayon, gusto mo paslant siya. So, syempre, parang i-estimate mo na lang gaano yung i-average mo na lang ano yung height sa likod tapos ano yung height sa harap. Kasi normally, mga nasa 4 cm minimum yung harap. So, most likely, kung paslant to, lalagpas ka ng ano, lalagpas ka ng 3.125 liters. So, most likely, mga nasa 5 liters yan. Kung gusto mong medyo mataas, or 4.5 liters or 4 liters. Kasi kung gusto mong magkaroon ng volume na magkaroon siya ng pataas, which is mas recommended. Pero kung simple lang, nagsisimula ka lang, gusto mo lang saktuhan muna, ayan, okay na rin to kung nagtitipid ka. Kung ilan lang talaga yung sakto. Ngayon, gusto mong kalahati nito, so simple lang, imbis na 25 cm yung gamitin mo sa lapad, ang gamitin mo lang is yung ano, tawag dito 12.5. So most likely nasa 1.5 liters lang ang kailangan mo. Bisitahin niyo yung aming Facebook page, magpo-post siguro ako doon ng ano. Alam ko may pinost ako doon dati. Pero magpo-post ulit ako ng gaano kaya karami yung estimated aqua soil na kailangan mo para sa size ng aquarium mo, kung regular size na 2.5, 5 gallons, 10 gallons, 15 gallons, and so on. Gaano kaya karami yung aqua soil na kakailanganin natin. Okay? At dyan nagtatapos ang ating video tungkol sa pag-estimate ng aqua soil na kailangan natin gamitin para sa ating aquarium. Ngayon, kung wala talagang per liter na nagbibenta sa inyo, normally, ang isang kilo na aqua soil ay lagpas ng isang litro. Kasi medyo magaan itong ating mga aqua soil. At iba-iba yan. May mga brand na halos isang litro din ang isang kilo. Pero bihira yun. Mas madalas talaga. Mas magaan siya sa, ano, mas magaan yung ating aqua soil. Lagpas ng isang litro yan. So, estimate na lang siguro mga nasa 1.1, 1.2 liters. So, ganun na lang kung mag-estimate kayo ng bibilhin yung aqua soil. At kung nagustuhan nyo itong video na to at makatulong sana sa inyo, i-share mo naman to sa mga kaibigan mo na gusto rin pumasok sa hobby ng pag-aquarium at pag-aquascape. Pero nag-itipin, ha? Hanggang sa muli, enjoy the hobby. At huwag kalimutan mo siya.